mutlak iyak ka lang, patawa ka lang, kikita ka na. Sila hindi. Yung patience, di ba? Yung haba ng pasensya nila, yung ano, lahat. Yeah, oh. More than English proficiency is patience. Tapos, ang dami mong iniintindi, kailangan tama yung English mo, tama yung pagkakaintindi mo, tapos yung pagsagot mo lahat. Hindi, ano bang major client nyo dito? America? Ano ba? Yeah, so depende sa territory, di ba? Yeah, on like America, America yung kausap namin lagi. Okay. Meron ding Australia, parang Quebec. Europe, no? Quebec. Q, as in cucumber. U, as in you, not me, but you. And? C, as in silpo. Si sweet kaya? Ano yun? Ano nga yun? Ako hindi, ano? Oo, oh, hindi. Hindi, wala po. Honestly, ano, inaral ko lang yung role ko talaga dito. So, tama si Bokwa, medyo mahirap yung pinagdadaan nila. And, kasi pag-study lang ng role ko dito, parang medyo nahihirapan ako. Tapos, parang kung sa actual na tunay na buhay pa, ay naku po, good luck. Isang malaking good luck. So, sweet, habang nagkikwento ng role, yung nasa hita ni... Kailangan gano'n para makakuha ng ano, makatanda ako, sweet. Nakakaalakas makasosyal ng environment. Naka-aircon ka. Oo. Kapag napipaping ka, parang lakot ka. Oo. Yung mga bakla pa girl, katulad ng ginaya ko, mga nakalungi dito ng mga bruha. Nasa Amerika, pag nagtatrabaho ka, yun yung ano. Sosyal! Ako lang sabi, tapos ay lashes. Pero mga New York. Kaya kapag ano, hindi sila umuulas. Nasa-supply na lang ako sa inyo. Napupuyat sila, pero hindi sila umuulas. Hindi na pinagkaiba nila sa mga taga-showbiz na napupuyat din. Kami, Napupuyat na sumuhulas ka ba kasi nasa dami ng ilaw. Kasi napupuyat na yung look niya, titignan ko pa madaling araw. Pero di sila umuhulas. Yung mga bakla pa kayo sumuro. Mga pa-girl, nag-CR lang, palabas ng CR, fresh na ulit. Pwede sila mag-iba. Pwede habang tumatawag ng calls, ano, pwede magme-make-up, moisturizer, iba-iba. So, Wow. Thank you. Wow. Pati sila. Ikaw, Alec, what's the question? Communication skills siguro kasi wala naman hindi naman kasi masyadong mahahaba yung mga conversation pag yung nag-shoot kami siguro mas naiintindihan ko lang talaga yung call center environment kasi kung meron akong kaibigan, kamag-anak, kapamilya na nagtatrabaho sa call center, naiintindihan ko na sila ngayon kung bakit minsan mainit yung ulo nila, o kaya minsan lagi silang pagod na pagod, o kaya parang minsan nawi-weirduan ka sa kanila. Siguro dahil nakita ko na. Siguro communication skills hindi masyado dahil hindi masyadong sa shooting namin. Pero yung environment, mas naintindihan ko na. Si Pokey nga, tinitrain niya na rin yung mga maids niya pagsagot. Hi, yes. This is Linday. Pokey's not here. Wala po siya, umalis, tulog, may sakit. Our last question, this would be Ate. Ala. First meeting with Pokwa. For stand-up comedians, kasi as I've learned, before they go to do gigs or mag-stint, they study their audience, kung sino yung audience. Now that since you're doing the call center industry, ilang oras kayo nag-prepare doon or nag-immerse before you do the shoot? What are other preparations you did aside from yun nga yung sa tulong ng aming director, sa tulong ng mga writers, syempre yung karakter namin, hindi naman namin sinasabi ang galing-galing na namin, ang musik kaya ko to nang walang tulong nila. Kumukonsulta pa rin kami syempre, direct yung sa ganitong Excel na buba, ganyan, ganyan. So ang laking tulong din po. Nandiyan yung supportive na director at saka yung director. Ako kasi, well, of course, as an artist, I always rely to the script. So, alam nila yan. Bago ako pumunta sa, pagdating ko sa set, hindi makeup artist ang una kong hinahanap kumpara sa ibang artista. Script. Ang una kong hinahanap. Alam nila yan. Kasi, one, gusto kong pag-aralan muna. Two, as a comedian, bilang comedy movie ito, at kaibigan ko ang bida at ang aming director, gusto kong maglagay ng additional na ad-lib kung maaari. Na sinasabi ko naman, tanggalin na lang sa editing yung sobra. Collaborative kasi yung comedy especially. Yung script,
naiiba rin minsan kapag ano, saka ako since sila yung nagpapatawa, o paano magiging nakakatawa doon sila, contribute sila lahat. Ganun yung comedy. Pero tama ka doon. Collaborative ba? Pero tama ka doon, the preparation is really the key. Sa lahat, hindi lang sa stand-up, sa movie. Sa lahat. Lahat ang ginagawa. Mm-hmm. Magpre-prepare ka, I'm sure. Magpre-prepare ka ba kung pumunta, inisip mo ko ano yung tatanungin mo sa amin. Yun lang yun. Okay, thank you. For last question. Yes, hi, I'm Ning of ningforyou.com. Mamang, as a ano, call center agent ka dito, pero hinighlight din yung, hinighlight din po yung pagiging mother mo. Ayun na, so, what can you share po sa mga mother ngayon na mga call center agent and yung lesson na may ibabahagi ng pelikulang ito sa kanila, mostly sa mga mother? Marami ba, Mars? Maraming nanay? Marami rin. Marami. Ako na po na ako kasi may mga nakausap din ako mga kagaya kong nanay na nagtatrabaho doon ng mga call center agent. Hindi importante yung physical appearance para magpakita mo yung pagmamahal sa pamilya mo. Kasi yung palang nagpapakapuyat ka, di ba? Isang malaking pagmamahal na yung patunay sa pamilya, igagawin mo lahat para sa kanila. Which is ganoon din naman yung mga OFW na nanay na sakripisyo mong lumayo. Yun nga, ginagawa nila yon para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. And kailangan lang talaga, suportahan natin sila, lalong-lalong sa pamilya. Intindihin natin sila kung bakit sila wala lagi sa tabi natin. Hindi naman sila yung gumigimik lang, hindi naman sila yung rumarampa lang. Kailangan nilang, special sa mga single mom, may mga single mom ako nakausap na nagtatrabaho doon, na kailangan talaga na suporta rin at pangunawa. Na pasensya na kung di tayo nagkikita, gusto ko lang bigyan kayo ng magandang buhay. Which is ganun din sa mga nanay na nasa abroad, na walang pinagkaiba. Thank you. Okay. I'll have the final question from me, ha. Kasi ganito, the character of Pokey Terry, ang ginawa niya para to win back a loved one, para ma-win back yung puso ng ni Jesse, pinasok niya yung industriya. For everyone, ikaw Alex, how would you do something like that para to win back someone? It doesn't have to be a mom, ha? A girlfriend, a brother, a sister, or whatever. Would you go something like that? Ayun, oo naman. Kasi kapag ano, mahal mo yung isang tao, tapos alam mo na kailangan mong, meron kang katulad sa kanila, meron kang kailangan bawiin dahil may mga panahon na nawala sa'yo. Siguro kahit saan, kahit hindi lang call center, kahit saan pa yan, i-chase ko talaga yung taong yung minamahal ko para mabalik siya sa buhay ko. O kaya ay yung mabalik yung dating samahan namin. So, siguro lahat ng tao nagmamahal, gagawin yun. Nice. So, Enchong, would you do something na pasukin yung industriya ng mahal mo, kapatid mo, or nanay mo, or tatay mo? Siguro ako, I always believe in two sides of the story. So, if ever I'm in the fault side, effort talaga, todo effort, and I'll make sure na ibababa ko talaga yung sarili ko. I'll ask for forgiveness and all. Pero mapag alam ko na nasa tamang side naman ako, I believe in time. Time heals all wounds. So, yun lang. Okay. Nice din naman. Direct doon. Yung greatest love mo ba from 20 years ago? Would you do something like that? You do everything for love. Not just love na tao na love you for your mother. It compasses every form of love. Basta mahal ko isang tao at mahal ko magulang, kapatid, tsowa, kung ano man yan. Gagawin mo lahat eh. Para doon sa tao. Oo, pasok ako sa call center. Magpalipat-lipat siya. Lilipat-lipat. Si EJ, would you do something like that for Ara? Para sa isang mahal mo? Or ilang mahal mo? O sa pamilya mo? O sa... Opo. Actually, dito muna sa showbiz. Pinasok ko yung showbiz kasi... yung nanay at tatay ko naghiwalay. So, naging daan yung showbiz industriya. Ayaw nga. Para magkabalikan sila. Ngayon, nagkabalikan na sila. So, dahil yun sa industry. At kung sakali man na, huwag sana dumating na maghiwalay ulit sila, or, di ba? Bakit maghiwalay? Hindi, kaya ko ulit pasukin yun.
Oh. Hindi, kaya ko ulit pasukin yung kahit ano para lang magkabalikan ulit sila. Oh. Oh. This guy talaga. Natrabaho para sa kaya niyang pasukin kahit na ano. Alam mo, kapit-bahay kami ni AJ sa Project 8. Pasukin mo nga bahay ko. Nanakawa ka, Smith. Medyo may na. Ay, hindi ba okay ang parents? Hindi, dati nung ano, bago ako kumanta ng PBB, hindi pa okay. So, pero ngayon, based on my own personal experience, I don't exert effort to win back people who doesn't like me or who wronged me. May God for you. Well, ginawa ko in the past, so kaya ngayon I can actually say na hindi na. I would rather concentrate to the people that loves. Hindi na ako mag-exert ng effort. Ayaw yung sa akin, bye. Ganun na ang pananaw ko sa buhay ngayon. Kasi minsan, panag-effort ka sa mga taong wronged you or hindi nagkasala sa'yo, hindi ka na gusto, nakapapabayaan mo yung mga tao na mahal ka. Yes. So, ayaw mo sa akin, bye. Dito na ako sa mga mahal. Yes. Sorry ha, yung daddy mo is in the business. You were in college. To the point na napabayaan niya ako, yung ate ko, yung kaka-effort niya, lahat ginawa niya, napabayaan niya ang sarili niya, yun ang number one. So, nare-res ko. Ayun, may ganun ugali. Sabi ko kanina earlier, di ba, magka-ugali kami ng nanay ko. Nung araw talaga, grabe ang effort ko sa mga taong nawawala sa akin. Yung meron akong kaibigan na nagtampo, yung kulang na lang, magsayaw ako, tumambli, kumain ng apoy, pero ayaw pa rin sa'yo. So, nare-res ko, okay. Nag-sorry ka na, ayaw talaga. So, may nare-res ko na, okay, mga taong naging salbahe sa akin or ginawan ako ng masama. Hindi ko na kayo e-effortan kasi by doing so, nakakalimutan ko yung may tendency mapabaya ako yung mga taong tunay na nagpamahal sa akin. And I think, so far in the past 5 years yung pamantayan ko sa buhay, okay naman. Thank you, sweet. Ganda. And si Mama, hanggang kaya, anong kaya mong gawin? Ito, matyaga ito eh. Mabasa ng kaya mong gawin para hapulin si Gistoni. Gistoni? Kasi, kapit-bahay ko din yan, taga-Rizal yan. Ano ba? At sa kasalan, kapit-bahay ko siya malapit lang. So, madali akong malulusog ng asawa niya. And then, yung campaign naman for Gistoni. Incidentally, Gistoni alert, si Slay, her husband. Ano yung kaya kong gawin? Kaya, hanggang saan ka amount of effort na gagawin mo to win back a loved one, to make it up for her, or for him, or for them? Ito to kasi ang panahon ko ngayon sa anak ko eh. Siya nalang yung nag-iisa talagang inspirasyon ko sa buhay na yun eh. Kasi alam niyo naman, di naman po naging maganda yung relasyon ko doon sa mga tatay nila. So, i-win ba ko pa ba yun? Naginawa akong battered wife? So, hindi na siguro. Ibigay ko na lang yung panahon ko ngayon na meron doon sa anak ko. Na lumalayo sa iyo ngayon, hindi naman. Ay, hindi naman. Kasi makin nila. Hindi na lang. May walay naman. Kasi sobrang, sorry po, pero sobrang happy talaga ako ngayon. Sobrang saya-saya ko ngayon dahil pag-aaral ko yung anak ko sa tulong po ng trabaho ko. Ninyong lahat, di ba? Parang, yun na lang siguro yung anak ko. So, yun, wala akong no one to win back. Ayaw ko na ibalik yung mga suntok sa akin. Ayaw ko na ibalik yun. Okay na ako. Sobrang ang saya-saya ko and blessed. Yun na lang. Siguro yung mga, i-share ko na lang yung kung ano yung meron ako. Blessings. Nice.